Hello, what's up mga boys? Nagbabalik ko Iswin, Makwatsero. So for today's vlog, tuturuan ko kayo ngayon how to remove watermark in KineMaster. So, pero bago yun, sa mga bago pa lang dyan na hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang channel ko. Pindutin ang bell button para updated na rin kayo sa mga bago nating i-upload. Itong video na to mga course, sana makatulong sa inyo sa mga gustong maalis ang watermark ng KineMaster. At sa mga nagbabalak palang maging vlogger, sana makatulong ito sa inyo. Ayan mga course, so sa pag-alis ng watermark ng KineMaster, so kailangan natin ng dalawang apps, Crop and Trap, Trim. And KineMaster. So, KineMaster tayo muna. So, pag open nyo, yun, makikita nyo. New project, click nyo yan. So, pag click nyo yan, may makikita kayong mga size ng video. Kung ito ay patayo, ito ay ganyan, ganyan. So, ang kalimitan natin ginagamit itong 16.9. So create. So pag open nyo yan mga kois, makikita nyo dyan yung laman ng cellphone nyo, yung mga video. So pwede nyo rin syang lagyan ng ito, pwede nyo rin syang ganyan. So comment kayo ng request nyo na turuan ko kayo paano gumamit ng KineMaster. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-alis ng watermark. So click nyo yung media. So punta kayo sa camera, video natin. May hinanda akong video para sa inyo. So hindi natin papahabain para hindi mahaba yung video natin. Tutorial natin. Gagawa tayo ng 3 or 4. 1, 2, 3, 4. So pag click nyo na yung 4, X nyo. So pag na-X nyo na yun, alisan mo natin siya ng boses. So ayun mga kois, bali i-click na natin, mayroon tayong 1 minute and 26 seconds. Makikita nyo naman yung video nyo dyan kung gaano nakasyakatag kahaba. So ayun, bago natin siya ano, i-click nyo siya, papalitin nyo yung video nyo. Click nyo yung video, bago pan and zoom. Click nyo rin itong dalawang guhit bago papalitin nyo siya. Ayun na magiging guideline nyo. So, bibigyan ko rin kayo ng line mamaya para kung paano siya pagpantay-pantay. Tapos, back. So, ayun, lalagyan na natin siya ng line. Click nyo yung layer, tapos handwriting, click nyo itong my sign pin, tapos ito, pwede rin ito mga kois. So, pwede rin ito mga kois, yan. So, dito tayo, ayun, hayaan nyo na muna, ayun, ayusin naman natin yun mamaya. So, kailangan nyo lang siyang pantayin. Kahit magsobra, okay lang. Ayan. Tapos dito tayo sa gilid. Ayan. Oops. Bago yun ah. Nagkamali ako dun ah. So dito na lang natin siya ipapantay sa baba. So ayun, pagkatapos nyo siyang gawa ng line mga kois, papahabain nyo siya ngayon hanggang dulo. So pag nakagawa kayo ng isang ganito mga kois, hindi na siya mahirap. So sunod na video mo, i-delete mo na lang yung mga video na to. Ito. Bali ito, nandito na to.
So ayun, naisagad ko na. Click natin yung ating video bago ayusin na natin. Panso. Ayan. Tapos another video ka ulit. Ganun pa rin. Click mo video. Pan and zoom. Click mo yung dalawa. Bago papaliitin mo siya. Ayan. So, ayan. Pag napantay-pantay nyo na yun, mga voice back. Pag napantay-pantay nyo na yan, ito lang yung una yung gagawin. Pan, zoom. Pag putol-putol yung video nyo, ganito lang. Masyadong matagal. Ayan. Back. Pan, zoom. So, ayun mga kois. Kapag natapos na natin. So, ayun. Tapos na natin siya. So, isa-save na natin. Request kayo. Comment kayo ng request sa baba. Kung gusto nyo, turuan ko kayo paano gumamit ng KineMaster. Sa mga effects, mayroon kasi yan sila dito. Text, withdraw, sticker, effects. Tapos media, may music din. Ito, music. So, isa-save na natin mga kois. So, gagamitin naman natin yung isang application. Save. 2 hours later. So, ayun mga kois, na-save na natin siya. Ayan na siya. Dali, pupunta na tayo doon ngayon sa isa nating application. Ika-crop na natin siya para maalis yung KineMaster. So, click na natin ngayon itong crop and trim. Siyempre, pag-click mo, may advertise yan. I-X mo lang. See? Click nyo to. Videos. Tapos yung sinave natin na video. Ika-crop natin. Alisin natin ngayon yung watermark. Ayan na. So, ayun. Ayan na mga kois. Hindi naman to siya ganun katagal. I-save. Mabilis lang ito. 1 hour later. So, ayun mga kois. Na-save na natin. I-check na natin. Check. Click check bago punta natin yung ating sinib na video. Kailangan natin. So, ayun. Ito yung may watermark natin. Tapos, ito yung ging crop natin. Ayan. Ito yung ging crop natin. Wala na siyang watermark. So, adjustan nyo lang ng konti yung ano mga kois, yung nilagay nyong lane. So, hanggang dito na lang ang video natin mga kois. Comment down below sa mga gustong magpaturo ng kung paano gamitin si KineMaster sa mga nalilito pa. So, don't forget to subscribe. Thank you for watching.